Eto na mga kapatid, tungo tayo baby sa Balitang Entertainment. Uy, eto na, bagong show! Welcome kapatid! Handa na pong magpa-quiz sa mga chismis ang ating OG Chismaster na si OG Diaz. Ang mga Marites pwede nang sumagot sa chismis trivia ni OG. Pangako niya, mahuhuka mga kapatid natin sa game 1 pa lamang ng game show. Makakasama naman na bilang quizmates sina Tita Jeg, Ston at Kid na magdadala ng Gen Z flair sa samahan ng mga chismosang kapitbahay. Mapapanood po ang Quiz Mosa sa TV5. Simula po next week yan, Monday, October 21, 2:30, pagkatapos ng Eat Bulaga. So kung ang himala ninyo bagong Eat Bulaga, ito naman after Eat Bulaga. Good luck, OG. Samantala po, good morning kay Ate Tess and Lou, doktora ng Warung. Hello po, kumusta po kayo? Sarap naman din talaga doon, baby girl, ha? Samantala po naman sa ilang pang showbiz news. May pasili po naman ang SB19 at si Popstar Royalty Sara Jeronimo sa inaabangan pong collab ng dalawang ng SB19 at ni Sara Jeronimo. May in-upload na video ang SB19 kung saan makikita sila kasama po si Sara sa isang recording studio. Ang caption niyan, Sara GX SB19 soon. Noon po nakaraang taon ay nag-collab na rin ang SB19 at si Sara sa kantang Ace Your World. Samantala mga kapatid, siksik naman po ang performances mula sa sikat na OPM artist ang main stage concert ng Billboard Philippines. Pero ang pagtatanghal ng Binnie at SB19, nagkaroon po ng aberya. Puno ng energy ang P-Pop King sa kanilang performance, pero naku po, may aberya sa tech. Sumapaw ang music sa kanilang -1. Hindi rin nakaligtas sa aberya ang Binnie na biglang nawala ng music. Nagka-issue naman sa sound system ang concert. Kitang-kita pa rin ang galing ng ibang tinitingalang music acts. Tulad ni na Sara Jeronimo, James Reid, Dian Constantino, KZ Tandingan, Moira De La Torre at marami pang iba. Technical problem? Ito, ang laking balita nito. Ito, palagay ko ito ang top story ng mga international wire agencies. Inutangan at hindi daw po binayaran ng isang Korean comedian si BTS Jimin. Laking balita nito. Oo nga, kasi 100 million Korean won daw o katumbas na higit na 4 million pesos ang inutang kay Jimin ng komedyanteng si Lee Jin-ho. Eh 2022 pa daw yung utang. At ang pangako lang noon ni Lee kay Jimin ay babayaran kaagad sa loob ng isang linggo. Pero hindi po nangyari yan. Kaya ang sabi po na lamang ni Jimin, bayaran siya sa loob ng 10 taon. Napagalaman din daw po na hindi lang si Jimin ang inutangan kundi maging ang ilang executives at mga producers at writers. Nitong Lunes po, inamin naman ni Lee na siya'y lulong sa sugal. Nagsorry siya sa mga inutangan at nangako pong ito'y magbabayad, pero hindi siya sabi kung siya'y uutang ulit. Ayun na, yan ang mahirap pagka lulong ka sa sugal. Naalala ko tuloy nang minsang umupo ako sa heart to heart ni Kuya Popoy. Yan ang problema niya sa jowa niya, baby. Lubog sa utang, iiwan na niya dahil nalulong sa sugal. Eh well, yung sinasabi ko sa inyo. O ito na muna mga kapatid, rockstar ang datingan ni Blackpink member Lisa sa kanya pong pagbabalik sa sikat na fashion show ng isang sikat na lingerie brand. Sa mismong runway, binalakpakan ng galing ni Lisa sa performance. Sino yung... Alin? Tumutuwad-tuwad na yun. Ayan, si Lisa yan, baby. Hindi, yung isa. Doon kanina. Sino may tumuwad pang isa? Oo. Aray ko. Nandiyan si Pia Words back. O, ito nga. Bukod sa ganda ng pangangatawan, todo ang performance ng Blackpink member na si Lisa. Okay. Inabangan din ang pagbabalik ng ilan pang supermodels na nasabing show tulad ni na Gigi Hadid, Behati Prince Lou, Kate Moss at maraming iba pa. Isa rin sa highlight ng show ang performance ng music icon na si Cher. 2018 ang huling idinaos ang nasabing fashion show. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday 6 to 10 a.m.